Dumating ang araw ng Lunes, dinaanan ako sa bahay ni Calvin papasok sa trabaho. At maging sa pag-uwi anong hapon, magkasabay din kami gaya ng napag-usapan namin. Papasok at pauwi galing sa trabaho. Naging madali para sa akin kasi hindi ko na kailangan pang makipag-unahan at makipag-agawan sa sasakyan. Tapos aircon pa. Kaya kahit pa buuin ko rin ang bayad gaya ng ginagastos ko araw-araw sa pamamasahe, hindi pa rin ako logi, Tito Makoy. Dumating ang araw ng sahuran, excited akong magbayad sa kanya sa serbisyong ibinibigay niya sa akin. Kalagitnaan ito ng buwan, Tito Makoy, kaya magbibigay ako sa kanya ng bayad para sa kalahating buwan. Pag-uwi namin, inaya ko siyang tumambay muna sa bahay. Total, Biyernes na hapon naman noon, kaya malaya kaming makakapagkwentuhan. Pareho kami walang trabaho kinabukasan. Sa bahay na rin kami nagmerenda, Tito Makoy. Umorder ako ng pansit at tinapay sa malapit na kainan sa bahay. Pagkatapos naming magmerenda ay masaya kaming nagkikwentuhan sa aking maliit na sala ng bahay. Dito, Tito Makoy, iniaabot ko na sa kanya ang bayad ko para sa kalahating buwan. Pero nagulat ako kasi hindi niya tinanggap at ayaw talagang tanggapin kahit na anong pagpupumilit ko at anong pangungubinsi ko sa kanya. Bakit naman ayaw mong tanggapin? Hindi ba may usapan tayo? Saka alam mo na, alam natin lahat, hindi libre ang gasolina, kaya sige na, kunin mo na to. Pangungulit ko sa kanya, Tito Makoy. Naku, huwag na. Pareho rin lang naman. Sumakay ka sa hindi, babiyahe ako sa ating rota, kaya huwag na. Sagot sa akin ni Calvin, Tito Makoy. Kakainis ka naman. Hindi ba malinaw ang usapan natin? Sagot ko sa kanya, Tito Makoy. Tito Makoy, dahil sa hindi niya pagtanggap sa bayad, ang ginawa ko na lang ay inaya ko siyang lumabas kami. Kaya mula sa bahay, muli kaming lumabas para magliwaliw. Ang kinahantungan namin, Tito Makoy, ay sa parke lang kami tumatambay-tambay at naninigarilyo, nagmamasid sa mga taong nasa pagaligid. Siguro, Tito Magoy, makanda sana kung noong panahon na iyon, si Duterte na ang nakaupong presidente. Tamang-tama na magandang tumambay sa Manila Bay habang papalubog ang araw. Pero noong panahon kasing iyon, dugyot pa ang Manila Bay, puro basura ang makikita mo, hindi pa pinapakialaman ng gobyerno at wala pang pakialam ang mga presidenteng nakaupo noon. Basura ang mukha ng dagat sa Manila Bay, kaya minabuti namin na sa parke na lang tumambay. Ayaw rin ni Calvin, Tito Makoy, na pumasok kami sa resto bar, kaya nagkasya na nga lang kami na patambay-tambay sa parke, naninigarilyo at nagkikwentuhan. Mga ilang saglit pa, Tito Makoy, ay medyo siguro nainip na si Calvin at nagaya na sa akin na umalis. Kaya umalis na kami. Hindi ko siya tinanong, Tito Makoy, kung saan kami pupunta. Binabayaan ko lang siya na mag-drive at kung sakali man na gusto na niyang umuwi at idaan niya na ako sa bahay, okay lang sa akin. Dahil makakatulog ako ng maaga at makakatulog ng mahabang oras. Pero Tito Makoy, nagulat ako kasi sa bahay niya kami nagpunta. Namangha ako, Tito Makoy, kasi palibhasa real estate agent siya at broker na rin, hindi hamak na magara ang bahay niya. Ang bahay na kanyang tinitirhan. Hindi ito kalakihan pero malaking malaki at maganda kung ikukumpara sa aking hamak na tinutuluyan. Ang ganda pala ng bahay mo, Calvin. Parang hindi ko kayang pumasok. Wika ko sa kanya. Banatan kaya kita dyan, bakit naman? Sagot at tanong niya sa akin, Tito Makoy. Basta, naiilang talaga ako. Wika ko ulit. Halika na, pasok na. Wala kang aalalahanin kasi mag-isa rin ako dito. Kagaya mo mag-isa sa bahay. Kaya relax ka dyan at feel at home. Wika sa akin ni Calvin, Tito Makoy.
Naupo kami Tito Makoy sa terasa na nasa likod ng kanyang bahay. Maganda ang lugar, may espasyo ito sa likod. Tapos, nagbukas si Calvin ng kanyang mga nakatagong imported na alak. Nako, huwag kang masyadong mag-abala. Baka mamihasa ako rito, mamomroblema ka sa akin. Wika ko sa kanya na pabiro, Tito Makoy. Abay, walang problema. Total naman, pareho tayo Bisaya kaya nagkakaintindihan tayo. Sagot sa akin ni Calvin. Uminom kami, Tito Makoy, tig-isa kaming baso sa pag-inom. Hindi yung tipong tagay-tagay na iisang baso lang ang ginagamit. Pero napapansin ko ang bilis ng pag-inom ni Calvin. Salin siya ng salin sa kanyang baso. Siguro masyadong malakas at mataas ang kanyang dosage sa alak. Kaya ang bilis ng kanyang pag-inom, Tito Makoy. At ang problema nito, sa bilis ng kanyang pag-inom, pati ako, Tito Makoy, nadadala. Kasi maya't maya naglalagay din siya ng alak sa baso ko. Teroy, dapat sabay tayo. Kaya sige, inom ka lang dyan. Wika niya sa akin. Nako, dahan-dahan lang. Hindi ko kayang sabayan kita. Hindi ko kaya ang tagay mo. At saka, baka pareho tayo manak out. Patay tayo dyan. Mahirap na. Sagot ko sa kanya. Mga ilang sandali pa, Tito Makoy, ay nagpasya na siyang pumasok kami sa sala ng kanyang bahay para magkaraoke raw. Pero ganoon pa rin ang kanyang tagay, mabilis at mabilis niyang iniinom ang mga inilalagay niya sa kanyang baso. Hindi ko magawang sumabay, Tito Makoy, kasi nagre-reserba nga akong pang-uwi. Uuwi pa ako sa bahay. Ayokong maging parcel ako, Tito Makoy. Yung tipo bagang i-deliver ka ng driver sa bahay mo. Pero si Calvin ang sabi niya sa akin, sige lang, Teroy. Nasa bahay tayo kaya wala kang alalahanin dito. Inom tayo. Magpakasaya tayo ngayon. Wika sa akin ni Calvin. Bahagya siyang tumigil, Tito Makoy, sa pagtagay para kumanta sa karaoke. Sa pakiwari ko'y lasing na talaga siya kasi todo bigay na ang pagkanta. Ang lakas ng boses, wala ng kontrol pero sintunado naman, Tito Makoy. Nasasabayan pa ng punto niya ng pananalita na bisayang bisaya. Kahit sa pagkanta, Tito Makoy, bisaya pa rin ang tono. Pinababayaan ko lang siya kasi nakikita kong masaya siya at saka wala namang ibang tao dito sa loob ng bahay, kaming dalawa lang at bahay niya ito, Tito Makoy. Nang matapos siya sa kanyang pagbirit, balik na naman sa mabilis na pagtagay. Wala akong nagawa, Tito Makoy, kung di umiiling-iling lang. Makalipas ang mga kalahating oras siguro iyon, tuluyan na siyang nilamon ng alak. Nakayuko na sa sofa. Pati ako, Tito Makoy, na lasing din gawa ng lagay ng lagay sa baso ko ng alak si Calvin. Pero mas lasing si Calvin sa akin. Kaya ako lasing rin, nahihirapan rin akong kumilos, Tito Makoy, pero kayang-kaya pa. Heto na ngayon, hindi ako pwedeng umalis ng basta-basta sa bahay niya ngayong lasing na lasing si Calvin. Kasi naman baka may pumasok na masasamang loob kung ano ang gawin sa kanya. Kaya kahit mahina ang tuhod ko dala ng kalasingan, inayos ko pa rin ang kalat namin sa kanyang sala. Nilinis ko at hinugasan, itinago ang mga ginamit namin sa pag-iinom namin, Tito Makoy. Si Calvin, nakayuko sa sala, nakaupo at lasing na lasing, tulog na, Tito Makoy. Pagkatapos kong maayos lahat, tiningnan ko kung bukas ang kanyang silid tulugan. Bukas ito, Tito Makoy, binuksan ko ang ilaw. Pagkatapos ay ginising ko si Calvin para palipatin sa loob ng kanyang silid. Nakaupo lang kasi siya, Tito Makoy, yung normal na pakakaupo sa isang normal na upuan, hindi sa sofa. Nakayuko ng pahilis ang kanyang ulo. Alam mo na, Tito Makoy, delikado ang ganitong posisyon ng ulo sa isang tao na nakaupong natutulog. Ginising ko siya, mahirap talagang gisingin.
At nang magising ko siya ay pinatayo ko siya at tumakoy. Tumayo naman si Calvin pero pakiramdam ko parang tulog pa rin dahil nga sa kalasingan. Pinaakbay ko ang kanyang kamay sa aking balikat habang hawak ko ang kanyang katawan ng aking kanang kamay at braso para alalayan siyang maglakad papasok sa kanyang silid tulugan. Sa madaling salita, Tito Makoy, nadala ko siya sa loob ng kanyang silid at naihiga ko rin ng maayos. Pagkatapos nito ay lumabas ako ng bahay, chinek ko ang gate kong nakalak. At nang mapansin kong nakalak ito, Tito Makoy, ang tiningnan ko naman lahat ay ang mga bintana at pintuan. Siniguro ko na nakalak lahat ito. Alam mo na, Tito Makoy, pareho kami lasing. Ang lasing pag nakatulog, parang troso yan. Kahit nagalawin mo pa, hindi yan magigising. Mahirap na, baka merong sumalisi dito sa loob ng bahay ni Calvin. At habang ginagawa ko ang pag-check sa mga lock ng pinto at bintana, narinig kong gumalaw si Calvin. Kaya bago ako tuluyang humiga sa sofa sa kanyang sala, tiningnan ko muli siya sa kanyang pagkakahiga. Gumalaw nga ito, Tito Makoy. Ngayon nakikita ko ang ulo niya nakalaylay na sa kama at isang galawan pa, Tito Makoy, babagsak na ito sa sahig. Baka mabagok ang kanyang ulo. Bahagya ko siyang binuhat para igit na sa kanyang kama. Pero Tito Makoy, palibhasa, malaki rin ang katawan nito. Mabigat si Calvin, Tito Makoy. Nahirapan ako. Nang maihiga ko siya sa gitna ng kanyang kama ay nagising ito at dumilat ang mata. Anong ginagawa mo? Tanong niya sa akin. Eh ano pa? Inihihiga kita sa gitna ng kama mo. Kasi galaw ka ng galaw, mahuhulog ka na sa sahig. Sagot ko sa kanya. Ay salamat. Lasing ako, hindi ko kaya ang katawan ko. Wika niya sa akin, Tito Makoy. O kaya yan, huwag ka nang gagalaw at matulog ka na. Sabi ko sa kanya, Tito Makoy. Bakit matulog ka na? Ikaw hindi ka pa matutulog? Huwag ka nang umuwi, dito ka na rin matulog. Teroy, pag umalis ka bukas, ire-report ko sa pulis na pinagnakawan ako ng kaibigan ko. Wika ni Calvin sa akin, Tito Makoy, na makulit na. Aba, bakit kita pagnanakawan nung kala mo sa akin? Wika ko rin sa kanya. Nang tatayo na ako, Tito Makoy, para lumawas, hinawakan niya ang braso ko at hinila ako. Saan ka pupunta? Sabi ko, huwag ka nang umuwi, matulog ka na dito. Wika niya sa akin, Tito Makoy, na makulit na talaga. Oo, sige na, wika ko. Tapos muli niya akong hinila, Tito Makoy, hanggang sa mapahiga na rin ako sa kanyang tabi. Ang kulit mo, Teroy. Sabi na huwag nang umuwi. Wika sa akin ni Calvin, Tito Makoy, na sabay na ikinulong ako sa kanyang mga braso para hindi raw ako makaalis. Nakadikit na sa mukha ko ang kanyang mukha. Hindi na ako gumagalaw, Tito Makoy, para matigil ang kakulitan nito. At yun nga, hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako ng tuluyan. Nagising ako ng madaling araw na, Tito Makoy. Nawala na ang kalasingan ko. Nagising ako dahil nararamdaman ko na si Calvin ay payapos-yapos sa akin ng mahigpit. Mahigpit, minsan luluwag, at pagkatapos ay hihigpit na naman ang pakakayakap sa akin. Nakadikit pa rin sa akin ang kanyang mukha kaya ramdam na ramdam ko ang kanyang mainit na hininga na dumadampi sa aking mukha. At hindi lang iyon, Tito Makoy, isinanday niya pa sa akin ang kanyang binti. Sa tingin ko, Tito Makoy, sinasadya niya at parang alam ko gising siya. Patuloy lang ako, Tito Makoy, sa aking pagtutulog-tulugan. Pero sa ngayon, Tito Makoy, nag-iiba na ang pakiramdam ko sa ginagawa ni Calvin.